Sana walang ulan doon. Minsan, sadyang yung prayer mo hindi binibigay sa iyo dahil mas marami ang nangangailangan ng ulan. Pero ayos lang kung pagkatapos ng ulan, kung ganito naman pasabo ang tatambad sa iyo. Ang lapit lang sa lugar ko, hindi ko alam na merong ganitong spot dito. Ganda o. At the end of the road, may magandang spot, may magandang lugar. Dagdag mo pa ang masarap na pagkain sa iyong destinasyon. Kasama ang mga kaibigan mong mukhang tumakas lamang sa kanilang mga misis. Sa bawat ride, may bagong spot, bagong motor ng tropa, bagong kaibigan, bagong kwento, at bagong lesson sa buhay. That's life! Life is supposed to be happy! Kaibigan, this is Corny General nagsasabing mas masaya ang buhay kung mag-subscribe ka ngayon sa aking channel. Ito ang lineup namin ngayon. Si Primo, may ZH to, may 650 doon yung ginamit natin, ha? Ginandam! Tapos Z1, yung Tracer, na legend ang may-ari. Tapos Z1, shoutout kay Boss Elray. Wow! Si Supremo, aka si Biker Rich, kung saan ako nakikita ya. Sana all, may mga bagong adventure. Yan o, sana all. Tama guys, o. Shoutout, ID Helmet. Baka shoutout kay Sir Mike. Ito yung may-ari ng... Isa sa may-ari na ano dito. Baka naman, pastor sa helmet. Siyempre, hindi pwedeng kalimutan bago kumaripas ang mag-pray to God for safety and protection. May-ari ng Gundam, baby. Doon na sa una. Una? Ay, nandiyan naman si AJ. Ay, di parang masarap ang takbo niya. Ay, pag hinintay natin si Huawei break-in. Sige, sige. Basta laro na ako. Nakablog ako eh. Naganda ng motor, oh. So what's up mga ka-baby? It's a Saturday morning, baby. Saturday morning. It's Karipas Day. It's a ride day, baby. It's a ride day. Wow! Salamat doon sa ating, ipapasalamat ako sa ating mga new followers sa Facebook, sa mga patuloy na nagpa-follow. Pinasasalamatan ko din ang ating mga sponsor, lalo na sa ating bagong sponsor, sa bagong nagtiwala, kay Corning General. Thank you kay ID Helmet, Secret Shop. Thank you kay Boss Alex sa pagtitiwala. At siyempre, sa nag-aalaga ng ating motor, kay Seabelt Biker Services. Thank you din kay MC Muffler Exhaust, baby. Hanap mo ay helmet! Siyempre, ito, kita nyo naman, oh. Oh, dumaangas yan. Kahit siya mo tingnan, mga kababe, ang angas. Oh. Every time na Laguna ride kami, ay dito kami dumadaan sa Rizal Boulevard or yung San Felix Bitin Barangay Road. At ito na nga ang ayoko. Ayoko nun, basa. Dahil maganda yung kalsada, nilampasan ko lang dito yung dalawang naka-adventure bike. Wow naman! Wow! Pagdating sa humps, ito lang eksena. Pero may isa pa ako napatunayan. Ang lakas talaga makagwapo ng ID Helmet. Wow! Sa bawat ride, create your own happiness. Ang saya, baby! Masaya kasi may meron kang camaraderie. Masaya kasi may mga bago kang nakikilala. Masaya kasi iba't ibang destinasyon, magandang lugar ang iyong napupuntahan. Masaya at sari-sari mga
Masasarap na pagkain ang iyong nakakainan. Yeah, baby! That's life. Life is supposed to be happy. At ang problema, hindi na uupos ka, baby. Kaya, na kailangan talaga matutunan mo na maging masaya. Yeah, baby! Tubigil kami dito. Dinala namin si Carlison, yung naka... Nakaziwa na taga San Pablo. Eh, mas malapit siya rito kaysa siya ay pumunta pa na sa Tomas. Ganda ng mountain! This is why I love riding, baby! Okay. Ang ganda ng klima, malamig dito. Laguna talaga, area malamig, lalo sa may part nito. Wow! Dahil ang Laguna ay mayroong 24 mountains at karamihan sa mga ito ay inactive volcanoes. Ang pinakamataas na bundok dito ay ang Mount Banahaw na may taas na 2,170 meters. Ito ay matatagpuan sa boundary ng Laguna at Quezon. Kilala din ang Laguna sa pagkakaroon ng napakaraming hot springs. Yo! Bike Ridge! Doon! It's Carlo, baby! Dahil masarap naman talagang panoorin ang Big Bike Group, pasimple kaming kinukunan dito ni ate ng video. Ganda talaga nito ni Joe 1000 nito. Matagal na ako nagmumotor. Marami na rin ako naging motor. Pero nung magkaroon ako ng Big Bike, itong Kawasaki ZX-10R, nasanay na rin ako sa mga group ride. At dahil iba ang pacing ng liter bike, mabilis mong mararating ngayong destination. Katulad ngayon, nandito na kami sa landmark ng Pagsanhan, Laguna. Medyo mabagal ang pacing namin dito. Kasi yung isa naming kasama, break-in ang motor. Kaya habang naghihintay sa kanya, sulit ang bawat sandali sa kwentuhan. Sumayad yung ano ko, yung drain plug, yung sa may makina, sa may hams. Dahan-dahan talaga ako. Sumasaya ito kasi mataas. Tapos dinaanan ka lang dalawang adventure, tinayuan ka lang. Nasadya talaga yung DBM, asa na senior. Sabi ko, may patag ka rin. Sa ganun lang paraan kita mauunahan. Depit mo? Ganda ng ano, mga kabebe ng ID head. Wow! Handa ka, dami madulas dyan, basa. Dami madulas yung pagkabasa. Yon na nga, baby, basa. Ganyan talaga ang buhay. Hindi madalas o minsan may mga pagkakataong hindi maayon sa gusto natin. At syempre, doon lang tayo magiging malakas kapag tinanggap natin at napagtugumpayan natin yung mga bagay na hindi natin gusto. Linis na naman pag-uwi. Wet ride, baby, wet! Sa amin, sa Santo Tomas, sa Batangas. Sa umaga, ang tanghali, mainit. Sa hapon, umuulan dito. All the time, oh. Ang ganda niya, no? Pag sinabing Kalirayan, Laguna, ito talagang lawa ang landmark nila. Kung first time mo lang ito makikita, makapigil hininga ang tanawin ito. Kalirayan Lake was created by the US Army Engineers in late 1930s. Inanyuan at nilikha lawang ito to create and generate hydroelectric power for Manila. Iyan ganyan sitwasyon na madalas na nagpapaganda ng ride, baby. Kaya kinakailangan ng buhay yan, flexible, baby. Maganda ang kwento ng buhay kapag may kontrabida, baby. Ganda talaga ng part na yun, no? Sarap sana may trucks. At dumating na nga kami sa aming destinasyon, ang Hampton, Kalirayan. Sakop ito ng bayan ng Kalirayan, Cavite, Laguna. Mayroon lang naman ito na 300 hectares. Mapapayebebe ka kung ikaw ang may-ari ito. Meron itong village, lakefronts, esplanade,
Commercial District Resort Hotel and Golf Course. Mga kabebe, oh, dal-dal-dal ako ng dal-dal, patay. Patay pala, ang gaganda ng sinabi ko. Patay pala yung GoPro ko. Ayan, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. At first time namin dito, meron palang ganitong ano, meron palang ganitong lugar sa Kaliraya. This is why I love riding, baby. Ang pogi ko talaga, no? What? Diba? May mga new places ka na nararating. Di mo akalain na meron palang ganito. Ganda. Ang laki. Grabe, no? Ganda. Sarap na may property dito. In fairness, mula kay Ate Guard at sa mga empleyado dito, napaka-polite nila. Ah, Pasko na dito, mga ka-baby, ha? Oh. Kasi ito. Pero pa silang ganito, ha? Then January 29, 2016, 10:50 a.m. Touchdown of Imperial Chopper. Saan dito? 2016? Ay, ang ganda, man! Ah, golf course. Kaya pala maganda ere. Sayang yung ang ganda kong helmet na sponsor eh. Madudumihan lang ng ganda eh. Pumirma na eh. Pumirma na eh. Bakit ba passion ko ang mag-ride? Pantanggal stress talaga. Pantanggal stress talaga ang pag-ride. Tapos makakating sa magandang spot. Sa mga gandang lugar, grabe. Marami kang matutukas ang lugar. Ang lapit lang sa lugar ko, hindi ko alam na merong ganitong spot dito. Ganda. Mga tanawing makikita mo lang at mararating dahil ng pagmumotor. Puro na lang ganda. Ah, sarap na yung video dito, papalipari mo mga kabili. At dito, tadami ang mga kaibigan mo. Why I ride? Dahil masaya. Meron kami kalipas na... Anong pinapaano mo, Brad? Ha? Hindi mo nakikita? Invisible ba yan? Invisible to. Gusto mo bilhin? Kailan ka ulit nagpa-check up? Baka pinababayaan ka ng asama mo, Brad. Magandang place sa lugar. Bakit nga ba masarap mag-ride? Dahil ito ang kukumpleto ng ride mo. Ang masarap nilang luto sa bawat lugar, sa bawat kultura, magkakaiba ng sarap. At alam mo kung ano yung mas masarap? Yung hindi ka nag-iisa na kumakain. Tapos yun, ang bangos. Sarap namin yun. Pwede. Nakakabalik ulit din. At ang hindi nawawala sa bawat ride ko. Shout out to Ma'am Juliet. Follow niyo mama, Facebook, YouTube. Sometimes you will never know the value of a moment until it becomes a memory. Si ate naman napaka-joker. Niloloko mo naman kami eh. Smile. Lolo, smile oh, di lang halata. Ayos, ate. Sa'yo na ate, sa'yo na lang yan. Pinibigay yung hindi ganyan. Hindi ko pa pala sasabi, huwag kang sasama sa group na ito, ang Karipas Rider. Kung ikaw yung tipo ng rider na takot mabasa ng ulan, dahil sila, hindi sila napapahinto ng ulan. Nagkapit pa man din ako ng 360 action cam, pero hindi ko rin nagamit dahil sa sobrang lakas ng ulan na sumalubong sa amin. Tandaan mo, mas gumaganda ang kwento kung ang isang bagay hindi mo nakuha ng madali. At sa bawat ride, laging kaakibat ang mga munti ka na. Once again, this is Corning General, your adventure rider and content creator na nagsasabing, minsan lang tayo dadaan sa buhay nere, kaya piliin mo na maging masaya at makabuluhan.